Umakyat na sa mahigit 500 matataas na opisyal ng PNP ang nagsumite ng courtesy resignations. Pero duda ang ilan na epektibong paraan yan sa paglilinis sa hanay ng pulisya. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Higit 500 na sa mahigit 700 high-ranking police officer ang nagsumiti na ng courtesy resignations matapos itong ipanawagan ni DILG Secretary Benher Abalos. Pero ang tunay na target nitong di bababa sa 10 opisyal na sangkot umano sa illegal na droga, hindi pa malinaw kung kasama na sa mga nagsumiti na ng courtesy resignation ayon kay PNP Chief Rodolfo Azurin. So far, sinosort out pa po natin, sinosort out ng DPRM. Sila po yung binabagsakan ng mga courtesy resignation. So we would know siguro itong first na deadline kung may mga nag-submit na po dun sa mga tinitingnan po natin. Pero sabi ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption, kung nasa 10 lang naman ang mga opisyal na target, dapat imbestigahan at kasuhan na agad ang mga ito. Wala naman daw may dudulot ang mass resignation kundi demoralisasyon sa PNP ayon kay Arsenio Evangelista, presidente ng grupo. Sa kanila rin daw pagkakaalam, mas maraming sangkot na mapababa ang posisyon at katungkulan. Pag nag-house cleaning ka, you wanted to eradicate less than 10 officers. Bakit kailangang sunugin mo yung buong bahay, ano? Stronger messaging. Certainty of arrest, certainty of dismissal. Tingin rin ni anti-crime crusader na si Teresita Angsi, hindi ito epektibo. Sinusuportahan pa rin naman daw niya si PNP Chief Rodolfo Azurin dahil alam niyang ito'y utos ng mas nakatataas sa kanya. Kinukuha pa namin ang pahayag ng PNP at ng DILG kaugnay nito. Ngayong araw naman, mahigit 40,000 second-level uniformed personnel ang na-promote. Ang paalala sa kanila ng PNP Chief, walang puwang ang pagkakasangkot sa illegal na droga sa hanay ng kapulisan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras.